and the last 30 days, may posibleng sinaut si Cindy Pangilinan sa kanyang YouTube channel noong nakaraang buwan. Meron siya sa lowest. So guys, kuha lang tayo ng calculator and start natin ni times yung kanyang lowest monthly estimated earnings muna. So meron siyang 1,000 US dollars times 47 pesos. What is up guys? Welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong. Kung bago ka pa lang dito, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe and click nyo natin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron kong bagong i-upload or i-review sa aking YouTube channel. So for today's video, i-review natin kung magkano nga ba yung estimated sahod ni Cindy Pangilinan sa kanyang YouTube channel na merong subscribers na more than 460,000 subscribers. So guys, paalala lang, yung site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site, and yung pinapakita sa site na ito is just an estimated earnings. Binibigyan natin ng idea ng site na ito kung magkano nga ba posibleng kitain ng isang vlogger sa kanyang YouTube channel. So without further ado, let's jump into the video. Guys, dito tayo ngayon sa Social Blade site ni Cindy Pangilinan. So meron na siyang uploads na more than 172 uploads sa YouTube and subscribers na more than 457,000 subscribers, okay? So total video views na umabot na siya na 30,983,971 total video views sa YouTube, and country PH, channel type naman is People User Created, kung kailan niya ginawa yung kanyang YouTube channel noong March 3, 2011. So medyo matagal na rin yung kanyang YouTube channel, okay? So total grade B+. Makita naman sa baba dyan yung Social Blade rank niya, and subscriber rank, video views rank, and country rank sa Pilipinas is nasa 560 rank siya. Okay, total rank naman, or people rank, sorry, nasa 8,335 rank sa people rank, okay? So titingnan naman natin yung kanyang subscribers count for the last 30 days, kung ilang subscribers nga ba nadagdag sa kanya for the last 30 days, okay? So guys, makita mo dito yung kanyang subscribers for the last 30 days, nadagdagan siya ng 77,000 subscribers. Bumagsak ito or bumaba ito ng 29.4%. So bakit ko nga ba nasabi na bumaba yung kanyang subscribers count? Dahil nga nag-red yung percentage ng kanyang subscribers percentage sa data na ito, okay? So total video views for the last 30 days, umabot siya ng 4,141,000 total video views sa YouTube. Bumagsak ito ng 31.5%. So nag-red yung percentage, it means bumagsak yung kanyang video views for the last 30 days, okay? So titignan naman natin yung kanyang daily estimated earnings, kung magkano nga ba yung posibleng kinikita niya sa kanyang YouTube channel araw 1, or potential earnings sa YouTube, okay? So guys, makita nyo dito yung kanyang YouTube stats summary. Makita nyo yung date, subscribers, video views, and estimated earnings. Makita nyo yung date dyan, kung kailan siya nadagdagan ng subscribers. So mga subscribers dito guys, nadagdagan siya noong February 22, nadagdagan siya ng 11,000 subscribers. Yung pinakamataas na guys dito is noong February 21, nadagdagan siya ng 14,000 subscribers. So mataas-taas yung views niya dito guys. Lahat ng data na pinapakita dito guys, pag may nag-red yung data niya sa subscribers and sa video views, ibig sabihin bumagsak yung kanyang subscribers count, and bumagsak din yung kanyang video views. But so far guys, sa data niya, maganda yung flow ng channel niya, walang red. So nag-red lang yung live. So ngayong income niya nagka-count, okay? So yung nag-green na yan guys, it means tumataas yung kanyang subscribers count and yung video views count niya, okay? So titignan naman natin yung kanyang daily estimated earnings. Yung daily estimated earnings dito guys, hindi ko na isa-isahin yan kasi nakita naman sa screen, at the flash naman sa screen yung kanyang estimated earnings. So kayo na lang bahala dyan magtingin, but titignan ko lang yung kanyang lowest daily estimated earnings and highest daily estimated earnings sa YouTube, okay? So kung nakikita nyo dito guys, yung kanyang highest estimated earnings, kinita niya ito noong February 21, na meron siya sa lowest na 138 US dollars, and maximum niya guys is 2,200 US dollars. So yan yung pinakamalaki niyang income sa kanyang YouTube channel, and yung lowest niya guys is nasa 5 US dollars, and maximum niya is 72 US dollars. Kinita niya ito noong February 13. So yan yung kanyang pinaka lowest na estimated daily earnings sa kanyang YouTube channel. So yun na nga guys, hindi ko na isa-isahin kasi napaka-annoying na mga numbers pag inuulit-ulit ko banggitin. So nakita niyo naman sa screen yan at nababasa niyo naman. So
kayo na guys, bahala tumingin, okay? So, yung income ng isang vlogger ay nakadepende sa video views and ads. Kung maraming video views and marami din lalabas na ads, so mas posibleng mas malaki yung kikitain ng isang vlogger sa kanyang YouTube channel. So, kailangan magkadikit yung dalawa na yan, video views and ads. Kung walang video views, wala din kikitain yung isang vlogger kasi walang lalabas na ads. Pag may ads naman and walang video views, wala din naman siyang kikitain kasi nga wala namang video views na nag-view sa kanyang YouTube channel. So, yan lang guys. So, titignan natin yung kanyang daily average, weekly average, and monthly average. Kung magkano nga ba yung posibleng sinasahod niya or potential earnings niya, araw 1, weekly, and monthly, potential earnings, total average, or kabuang kita, araw 1, weekly, and monthly. Okay? So guys, makita nyo dito yung kanyang daily average, meron siyang $35 sa lowest and maximum niya is $552 and weekly average meron siyang $242 and maximum niya is $3,900 and last 30 days may posibleng sinahod si Cindy Pangilinan sa kanyang YouTube channel noong nakaraang buwan. Meron siya sa lowest na $1,000 and maximum niya is $16,600. So malaki-laki yung kanyang ini-income sa kanyang YouTube channel, okay? So since Filipino siya and marami siyang viewers na Filipino, try natin i-times yung kanyang monthly estimated earnings sa peso, okay? I-times na natin sa 47 pesos kasi medyo mababa yung palitan ng dolyar ngayon sa Pilipinas, okay? So guys, kuha lang tayo ng calculator and start natin i-times yung kanyang lowest monthly estimated earnings muna. So meron siyang $1,000 times 47 pesos. Meron siyang 47,000 pesos sa kanyang lowest monthly estimated earnings and yung highest niya naman is meron siyang $16,600 times 47 pesos. Meron siyang 780,200 pesos sa kanyang highest monthly estimated earnings sa kanyang YouTube channel. Okay, so titingnan naman natin yung kanyang yearly estimated earnings kung magkano nga ba posible or potential earnings niya taunan sa YouTube. Okay, so guys, makikita nyo dito guys, meron siya sa lowest na $12,400 and maximum niya is $189,800 sa kanyang monthly or yearly estimated earnings. Yearly na tayo guys, okay? So meron siyang, start muna natin i-times yung kanyang lowest yearly estimated earnings. So meron siyang $12,400 times 47 pesos. Meron siyang $582,800 pesos sa kanyang lowest yearly estimated earnings sa YouTube and yung highest niya guys is meron siyang $198,800 times 47 pesos. Meron siyang $9,343,600 sa kanyang highest yearly estimated earnings sa YouTube. So again guys, inuulit ko sa pagre-review ko na yung lahat na pinapakita dito is just an estimated earnings and yung site na pinagkukunan natin is public. So that is Social Blade site. So yung highest estimated earnings niya guys, hindi natin mababasihan yan kasi nga napaka-exaggerated ng mga amount na pinapakita dito sa site na ito. Okay? So kung gusto nyo talaga malaman kung magkano yung kanyang posibleng sinasahod or exact na amount na sinasahod, doon lang tayo sa lowest estimated yearly earnings and lowest estimated earnings monthly sa kanyang YouTube channel or kunin nyo yung 20 to 25% ng kanyang ini-income sa highest amount. So sa highest amount guys, 20 to 25%. So yan yung kanyang potential earnings or exact amount na sinasahod sa kanyang YouTube channel. So guys, ayan lang, kung gusto nyo i-support si Cindy Pangilinan, so huwag nyo i-skip yung ads kasi nakakatulong kayo para kumita siya sa kanyang YouTube channel. Although mayaman na naman siya, so pero kasi medyo may pinagdadaanan yung mundo natin. So yung mga artista kasi nagsisimula ng magva-vlog and kumikita sa pagva-vlog. So support na lang natin kung sino yung mga idol nyo and don't skip the ads. Yan guys, palagi sa pagre-review ko na huwag nyo i-skip yung ads ng mga idol nyo na vlogger kasi nga doon nakakatulong kayo para kumita sila sa kanilang YouTube channel. So always click the bell notification din guys para ma-notify kayo pag meron silang bagong i-upload sa kanilang YouTube channel. So ayan lang, kung gusto nyo man i-support yung channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and click nyo din yung bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload sa aking YouTube channel. And ayun lang guys, maraming salamat sa inyo, sana tulungan nyo ko mag-reach ng
100,000 subscribers kasi pangarap ko magkaroon ng silver play button. So kahit yun lang guys ngayong taon. So maraming maraming salamat talaga sa inyo guys. Kung meron kayong gustong ipapareview, please comment down below. I-review natin yan at titignan natin yung kung magkano nga ba yung sahod ng inyong idol na vlogger sa YouTube. So thank you for watching. Once again, this is Miko and see you on my next video. God bless us all at peace. Yo.